Magandang umaga, mga kamarites! Ano ang latest viral at trending ngayon sa mundo ng social media? Ang di umano'y balitang Vice President Lenny Robredo kinalaban ng kanyang mismong spokesman dahil sa walang patid na pag, kuda at paninira sa mga bumoto kay President-elect Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte Carpio. Robredo bababa sa pwesto na may pinakamabalitang babang trash rating at isa sa mga hindi gustong officials ng pamahalaan. Ito ang Marites Latest na pinuputakti ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan, at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang inaing at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang full update, mga kamarites, kung bago ka pa lamang sa channel ko ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ng notification bell para mas magiging updated ka palalo sa lahat pa ng mga bagong Kamarites video na i-upload namin. At yun na nga, mga Kamarites, ito na ang latest mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang tumama pa balik ang mga naging patutyada at welta ni Attorney Barry Gutierrez sa kanyang mismong amo, ang natalong outgoing Vice President Lenny Robredo, matapos sumalungat ang kanyang mga pinagsasabi sa mga ikinikilos ni Lenny. Sa isang payag ay nanindigan ang tagapagsalita ni Lenny na patuloy aniyang naninira ang kampo ni President-elect Bongbong Marcos sa kanila. Ngunit lumalabas na si Vice President Lenny Robredo ay mapagsangga ngayon ay wala pa ring humpay ang pag-aatake sa Marcos Camp. Narito ang naging pasaring ng dalawa na wika pa ng pinagkakatiwalang political vloggers ay puno ng pagpapanggap, and Attorney Barry Gutierrez is stated, "Ito lang yung nakita ko na election na nanalo na, pero feeling di nanalo yata. Tuloy-tuloy pa rin ang paninira doon sa mga taong hindi nakakuha ng pinakamataas na boto sa election. Susanay na naman kami, Attorney Barry Gutierrez." And quote, nang lumabas nga ang balitang ito, mga kamarites, ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kamarites, at marami nga sa kanilang yon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang inaing at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, ayon kay MG Campbell Reyes, "Lenny versus Barre, Lenny, talo natin sila kasi at least tayo totoong tao." Lenny's spokes tuloy-tuloy paninira doon sa mga taong hindi nakakuha ng pinakamataas na boto. "Mang Barre, wala pong naninira o interesado pa sa inyo. Kayo lang po ang hirap mag-move on at marami pang sinasabi. Kami naman ay nakikitawa lang. TPL3, talo natin sila kahit mas konti tayo," sabi ni Lenny Robredo, outgoing Vice President and biggest loser of the recently conducted presidential elections. "Now remember, elections are all about addition. Therefore, we can currently conclude that mahina talaga si Lenny sa mathematics. Mahina, bupulbs, thus tinawag pang trolls ang 31 million Filipinos na hindi siya ang binoto. Mahadera talaga Vinci Jr. Contreras. Sa 6 years na programa ng angat buhay ni Lenny Robredo, may umangat na ba ang buhay sa mga Pilipino, lalo na yung mga nasa laylayan? Crisette Laurita Chu, Bepe Lenny Robredo will end her vice presidency as the least trusted BP ever and one of the best like government official. Her prodiscus Juju Vinay was embroiled in graft and corruption issue, and yet around April of 2016, he still had a 44% approval rating. In April 2022, Lenny Robredo got a negative net approval rating of 9.9 in a public survey. She was the only government official to have a negative rating. President Duterte, meanwhile, exit as the most loved president in Philippines history with the highest trash in approval ratings despite 6 years
of the most intense destabilization efforts ever from the camp of the most disliked government official ever. If you don't believe in karma and divine justice, these last 6 years shall be your exhibit number one, Mark Lopez. This coming Sunday, we will have officially and finally a real vice president. Thanks, God. End quote. Sa naging komento na ito ng marami sa ating mga kababayan ay talaga namang kanilang ang sinabi na mapagsangga ngayon ay better pa rin daw di umano maituturing ang outgoing vice president na walang iba kundi si Lenny Robredo dahil hindi pa rin di umano nito matanggap na talagang natalo siya sa nangyaring halalan noong May 9, 2022 national election. Banat pa di umano nila ay talagang Daniel daw di umanong may tuturing ang nasabing vice presidente kasi hindi pa rin niya matanggap na hindi siya ang pinili ng marami sa ating mga kababayan na maging susunod na pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kaya kung ano-ano na lamang ang kanyang mga sinasabi na para bang kanyang niluloko ang kanyang sarili para lamang hindi siya masaktan sa katotohanan na sinusuka na siya ng taong bayan kaya hindi siya pinili at noto ng marami sa ating mga kababayan para maging susunod na pangulo ng Republika ng Pilipinas. Dagdag pa di umano ng marami sa ating mga kababayan ay talaga naman daw na lubos silang natutuwa dahil sa wakas ay magiging pangulo ng Republika ng Pilipinas ang dating senador na si Bongbong Marcos at magiging vice presidente pa ng Republika ng Pilipinas ang presidential daughter na walang iba kundi si Double City Mayor Enday Sara Duterte Carpio. Ayon nga sa kanila ay talaga naman daw na umaasa sila sa magiging maganda na ang takbo ng ating mahal na bayan kasi nasa tamang kamay na ang kinabukasan ng ating mahal na bayan at umaasa di umano sila na tutuparin ni President-elect Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte Carpio ang kanilang ipinangako sa taong bayan na gagawin di umano nilang lahat ng kanilang makakaya para gawing mayaman muli ang ating mahal na bayan at kanilang ipagpapatuloy ang lahat ng mga magagandang proyektong na simula ng kasalukuyang pamahalaan na pinamumunuan ngayon ni PRRD na talaga namang nakakatulong sa marami sa ating mga kababayan at kanilang tutuparin ang huling habilin ni former President Ferdinand Edrilin Marcos na make the Philippines great again. Ano na mga kamarites, nagustuhan mo ba ang bagong latest update? Well, ano pang inaantay mo? Click mo na ang like at share mo na din ang video na ito para mas marami pang makalam sa mga kamarites video na ito.